Gimpot pa. Yan, okay na ho ang ating kaldereta. Kita nyo naman. Quality na raw, sabi ni Botchog Charap. Talagang malambot dyan. Pinalambot natin ng ayos. Okay na ho ang ating butchero. Okay na po ang ating embutido. Okay na natin. Magandang araw mga kabayan o magandang gabi po uli. At tayo po ay magpe-prepare po uli ng luto. Ating orders. Order po ito na si Sir Andy Rojas. Siya po ay balikbayan galing ng Dubai. So ito po ay i-deliver natin sa Rosario, Batangas. Yan. Doon po natin siya ay meet up sa Rosario at siya doon po ay kakauwi lang ng Pilipinas. Ay sabik makatikim ng ating putaheng Batanggenyo. So magluluto po tayo ng kalderetang baka, puchero, at yung ating all-time favorite na embutido. So atin na po itong prepare ngayon at bukas po ay maaga-aga. Kailangan po bago ito manghali ay may deliver natin to. So imamarinated na po natin, gagawin na po natin yung embutido at palalambutin na po natin yung ating yempo para bukas ay prepare na lang natin. Nandito po ulit tayo sa ating pinapautay-utay palakusina, di po ito tapos. Pero may mga dingding na ho yan. Di pala siya gasinong tapos. Inuutay-utay po natin. So marami po ulit salamat Sir Andy Roa sa inyong tiwala sa ating luto. Mag-marinated na po tayo. Unahin natin itong beef caldereta. Ayan, lagay po tayo dito ng toyo. Naglalagay din po tayo ng Worcestershire sauce. Yeah, ito po ang nagpapasarap sa kaldereta. Lagay din po tayo ng pickles. Sweet pickles. Tapos maglagay po tayo ng pineapple juice. At paminta. Black pepper. Yan, haluin lang po natin. Para mapantay yung mga nilagay natin, Ricardo. Yan. So, okay na ho ang ating ano, pangkaldereta. Irerep na po natin 'to para magdamag siya nakamarinate para bukas ay talagang masarap siya. Malasa. Yan. Dito naman po sa kawali. Salag natin yung ating yempo. Palambutin na po natin. Lagyan po natin ng tubig. Tapos timplahan po natin ng asin. Unting asin. Saka paminta. Atin na po yung papalambutin. Takloban na natin. So, tiplahan na po natin yung ating embutido. Maglagay na po tayo ng itlog. Pickles. Maglagay din po tayo ng pasas. Tapos ay paminta. Lagay din po tayo ng toyo. Soy sauce. Uy. Tapos maglagay din po tayo ng keso.
Lagyan po tayo ng konting brown sugar. Ayan. Ketchup. Tsaka po konting harina. Nilagay dito tayo ng konting harina. Yan, nahaluin na lang natin. At ito po'y atin na rin babalutin, tapos atin ang i-steam. Para bukas po ay atin na lang itong ipiprito. Yan, okay na po yan. Atin pang imbutido. So, babalutin po natin yung ating imbutido. May nihanda na po tayo dito ng dahon atin ng sinalab. Lalagay lang po tayo ng star margarine. Maraming beses yun na rin po siguro itong napanood yung paggagawa natin ng imbutido. Takal lang po tayo ng isang takal. Tapos lagyan po natin ng tender juicy hot dog sa gitna. May palaman. Yan. Tapos bihanda rin po tayo ditong abaka. Lagi tayo naghahanda nito mga kabayan at malimit eh may order tayo ano. Imbutido. Panalik. Dalihan po natin dito yan sa dulo. Ah, ayan. Tapos sa gitna. Ah, tapos sa kabilang dulo naman. Nakaisa na po tayo ating imbutido. Alright. Tapos na po nating mabalot atin namang ititrim. Yun, malapot na. Hanguin na po natin yung ating liyempo. Tapos ay i-steam po natin dito yung ating ano, imbutido. Salansan na po natin dito sa steamer ating imbutido. Tapos tatakpan po natin ng ano ng dahon. Takip. Steam po natin ito sa loob ng isa't kalahating oras. Yan, chikapin natin ito mga kabayan at isa't kalahating oras na. Ayun, luto na ho ito. Patayin na natin ang apoy. At ito po yahanguin na natin at atin ang palalamigin. Para bukas, piprito na lang natin. At tayo ay bukas na uli natin tutuloy ang luto. At naulan na naman, parang asarap matulog.
dito na po natin ito papalamigin sa ano, tatanggalin lang natin ang dahon para mabilis siya lumamig. So ayan mga kabayan, at bukas na po natin ulit tutuloy ang order ni Sir Andy. Ayan, magandang umaga mga kabayan, at itutuloy na po natin ang orders natin na 3 putahe. Mag-iinit na po tayo dito ng mantika, dito naman sa kabila ay magigisa na tayo ng kalderetang baka. Lagay na tayo dito ng mantika. Piprito po natin dito yung ating pamputsero. Dito naman sa kabila, nag-isa tayo ng ano, kaldereta. Lagay po tayo ng kaunting mantika at kaunting margarine. Bawang. Medyo maulan na naman ngayon mga kabayan. Kaya maglagay po tayo ng sibuyas. Walang tigil ang ulan. Tapos, sabay po natin yung ating chorizo. Chorizo de Bilbao. Tapos mag-isa po tayo ng tomato sauce. Tapos, yung ating po minarinate na pangkalderetang baka. Yan, haluin lang po natin ito at hintay natin siyang magsabaw. At ililipat po natin ito sa pressure cooker para tayo mabilis-bilis. Ito na po natin dito yung ating ano, pangputsero na karne. Oh. Okay. Lalo sikat eh. Uy. Ililipat po natin sa pressure cooker itong ating kalderetang baka. Medyo matagal-tagal ho itong lumambot, kaya pe-pressure ko ka natin yan. Nagsabaw na siya. Ang gusto ni Sir Ray yung medyo malambot. Kaya papalambutin natin ito lang ayos mga kabayan. Yan, hintayin lang po natin magsabaw na ganyan at pwede natin siyang ilipat sa pressure cooker. Para hindi na tayo magsasabaw. Sasalang po natin ito ng ano, hintay natin nag-pressure. Pag nag-pressure, iurasan po natin 15 minutes. Ating pamputsero, atin ang balik na rin. Naglalagiti ka na. Pwede na po itong ating ano, yempo na pamputsera. Hanguin na natin. Oh, malutong na.
Spray to fry ng patatas at carrots. Ating pressure cooker na ano na po, nurasa natin yan, 15 minutes. Kaganyang nag-pressure na. Okay na ho yung ating patatas carrots. Sanguin na natin. Tapos ay susunod po natin yung saging. Yan, 15 minutes na. Patayin na po natin na po nitong ating pressure cooker at ipapalamigin yan. Tapos ay hanguin na rin po natin itong saging at okay na. Ayan. Pwede na po tayo dito magprito ng ating imbutido. Prito po tayo dito ng imbutido. Yung ating pinrepair kagabi. Okay na po itong una nating salang. Madali lang po ito i-prito, mga 5 minutes lang. At yan po ay luto na. Okay na po ang ating embutido. Hanguin na natin. Alright. Hanguin po natin ito at unahin natin luto yung ating puchero. Salang muna po tayo dito ng puchero. Initin muna natin yung ating kawali. Mainit. Lagay na po tayo ng mantika. Kaunting mantika. Tapos ay kaunting margarine. Bigisa tayo ng bawang. Luto-luto lang po muna natin saglit yung bawang. Tapos maglagay na po tayo ng sibuyas. Tapos mag-isa po tayo ng tomato sauce. Yung ating karne, patatas, carrots at saging. Simplahan po natin ang black pepper, Hans pork and beans, garban sauce, kaunting brown sugar. Thank you. Lagay din po tayo ng pineapple juice. Ating kaldo. Lagay tayo ng kaldo. Banana ketchup. Haluin lang po natin ito. Atin po itong pakukuluin at saka natin lalagay yung ibang gulay. Takip! Para mabilis kumulo. Yon, nakulo na kagad. Lagay na po natin yung gulay. Baguio beans, bell pepper at repolyo. Gulay na lang po lulutuin natin dito at katalo na itong ating putserong Batangas. All-time favorite.
Pucherong Batangas. Hindi na po natin ito tatakpan para hindi na overcook yung ating gulay. Right, in-in lang po natin saglit yan at okay na yung ating putsero. Okay na ho ang ating putsero. Quality na raw, sabi ni Botchog Charap. Hanguin na ho natin. Dito na sa tray. Dalawahin na natin tray para hindi mahirap magdala. Punong-puno pagka isang tray. So yan, ito na po ang ating Pucherong Batangas. Yon, malambot na ang ating karning baka at tinang ilipat uli dito sa kawali para malagyan natin ng gulay at mahirap pong haluin pagka dito sa pressure cooker. Yeah, malambot na. Ang request ni Sir talagang malambot eh. Lambot na natin. Lagay na po natin ating gulay dyan. Patatas, carrots, at bell pepper. Tapos maglagay na rin tayo ng liver spread. Palambutin po muna natin yung ating gulay. Saka tayo maglagay pa ng ibang ingredients. Haluin lang natin. Yan, atin po tatakpa para madali lumambot yung gulay. Testingin po natin. Yo, malambot na ang patatas. Lalagay na po tayo dyan ng olives, green olives. Maglalagay din po tayo ng keso. Maraming cheese para cheesy ang ating caldereta. Tapos maglagay din po tayo ng kaunting hot sauce. Para ganado ang buhay, may kaunting hanghang. Pero hindi po natin masyadong dadamihan at baka may kakain na maselan sa maanghang. Kaunting anghang lang. Aloy lang po natin. At katalo na itong ating beef caldereta. Ilambutan po natin ang ayos to. Ang request ni Sir ay yung malambot. Malambot ang karne. So, ininin lang po natin to saglit at okay na yung ating kalderetang baka. Yan, okay na ho ang ating kaldereta. Kita nyo naman. Quality na raw, sabi ni Botchog Charap. Hanguin na po natin. Talagang malambot siya. Pinalambot natin ng ayos. At ang request ni Sir ay malambot, kaya nahiwalay na sa buto.
lagyan natin yung sauce. Ito na po ang ating kalderetang baka. So yan, maraming salamat po ulit Sir Andy. Ito na po yung inyong paluto. Salamat po sa inyong tiwala sa ating luto. Nandito po yung embutido, yung inyong puchero, dalawang tray, at saka yung kalderetang baka. So yan, maraming po ulit salamat sa inyong mga kabayan, sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Sa mga gusto pong umorder, nilalagay po namin dito yung aming Facebook page. I-message nyo lang po kami doon at kami po ay mag-re-reply doon sa inyo. So maraming po ulit salamat sa inyong mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Pwede kayo ba kasama sa ano para Andy. Fresh from Dubai. Eto mga kabayan ating customer, Mr. Andy. Fresh from Dubai. Balik bayan, galing Dubai. Thank you, sir. Salamat, sir. Saka galing nga, sir. Manila. Okay. Sige, salamat. Salamat, sir.